Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Nandito tayo sa Batis Saramin, which is located at Tayabas Road, Barangay Malupak, Lokban, Quezon. So guys, medyo malayo-layo itong ating pinuntahan, which is just what I mentioned earlier, nasa Lokban, Quezon tayo. Alam nyo guys, isa ito sa popular na pasyalan kasi napakalaki ng area at the same time, napakadami daw ditong mga swimming pool. So, ito ay medyo, sabihin na natin na pag-uukulan nyo ng panahon kasi it will take about 3 to 4 hours travel from Manila. So, kung talagang sasadyain nyo to at the same time, gusto nyong makakuha ng kakaibang vibe, why not try to visit this resort? So, again guys, ito ay ang Batis Aramin. So, pagpasok pa lang natin, meron silang isang area which is allotted para sa mga picnics or kainan. Now, I'm not sure kung ito ay inarkila nila for special gathering o talaga may sineserve silang food. Kasi yung family namin, nung pumunta kami dito, eh syempre, meron na kaming mga daladalang pagkain, which is, sabihin na natin, mas practical kapag gusto nyong mag-outing. So, ito na yung una nating makikita na malaki nilang swimming pool. Medyo malalim, so nasa 5 to 6 feet yung pinaka malalim nilang area. Meron namang medyo mababaw. Advice ko lang guys, is kapag hindi natin masyadong masamahan, suutan na natin ng mga life jacket or mga life vest yung ating mga anak. At yung alam nyo, yung mga swimming gear para naman masecure natin yung safety nila, diba? So, samahan nyo ako dito, medyo i-explore natin itong part na ito. So, right after this, medyo sabihin na natin, malaki-laki na pool, ito yung kanilang pwede nyong arkilahin ng mga cottages. If I'm not mistaken, around 500 to 1,000 yung mga ganito lang na mga cottages. So, pagka lakad lang natin ng kaunti, ito na yung mga tinatawag natin yung kiddie pool, which is very patok na patok sa mga children kasi meron silang dalawang slides. So, yung isa ay mahaba-haba at yung isa ay mas maiksi kumpara dun sa isa. So, yan. Mababaw lang ito. So, kitang-kita naman natin, halimbawa yung mga kids ay gusto talaga mag-explore by themselves. Pero, syempre, kailangan pa rin ng adult supervision. So, lalakad tayo ng konti. Makikita naman natin dito, di ba, may mga pa-effect sila ng mga dinosaur. So, hindi maiinip o mabubore yung mga kasama nyong kids kasi meron silang mapapasyalan. At the same time, is mapagliliguan. So, meron na naman tayo, makikita nyo, ikatlo nating swimming pool. Ganyan kadami ng swimming pool dito sa Batis Aramin. Talagang magkakadikit lang. At mapapansin natin, meron ditong red na bridge, which is pupuntahan din natin later on. So, diba yan? Nasa 5 feet din itong pool na ito. And then, aakyat tayo dyan sa Batis Aramin Lambingan Bridge. That's right, guys. Ang ganda ng pangalan, diba? Lambingan Bridge. So, ito naman is another part or area dito sa Batis Aramin na meron silang kinda hidden pool, which is very nice. Parang tropical ang effect niyan. Medyo lalakarin nyo lang, ha? So, lakad-lakad pa rin tayo dito sa portion na to. Marami siyang mga areas na pwede nyong pagpasyalan. Limbawa, busog na busog kayo, kumain, medyo ayaw nyo nang magbabad sa pool. Why not try these facilities? Ito, makikita natin, di ba? Meron silang mga zipline. So, yan. Pwede rin kayong magpa-picture dito sa area na to para alam nyo yung naka-hashtag na ng Batis Aramin. So, meron din silang provided na small playgrounds for kids. Ilan actually yan sa mga dinadaanan namin. Meron talaga silang area niyan na talagang magkikater sa mga kids at alin pati na rin dun sa mga kids at heart. So, meron din sila dito na parang sabihin na natin na pwede niyong tulugan. Yan, diba? Nandito lang sa may gilid nitong park. So, yan. May swing, tapos may slides, which is panalong-panalo sa mga bata.
hindi sila maboboard. Hindi lang parang, di ba, pag pumupunta tayo usually sa mga resort, meron lang doon ay swimming pool. So, may inip na yung mga bata. Pwede kayong i-explore tong area na to. Okay? So, ito, maganda to dun sa patatlo nating tiningnan kanina na pool. Meron dyang parang area na kung saan, yan o, makikita nyo, yung parang tunnel. Pero, pwede kayong mag ikot-ikot dyan sa gilid na yan, which is very nice pa siya lang. May kalakihan din itong pool na ito. Tapos, makikita nyo rin pag nandun kayo sa may taas ng Lambingan Bridge. So, ito naman, pag lumakad pa kayo going further dun sa ating swimming pool na number 3 na tingnan, ito naman yung area na medyo secluded. Hindi na masyado nilang na, sabi natin, hindi na masyadong na-develop kasi medyo ma-isolated na tong area na to. Pero maganda rin pa siya lang kasi guys, ang dami-dami nilang mga isda. Talaga naman, nakakatuwang tingnan. I don't know kung allowed or allowed yung area na to for fishing, which is very very nice kasi talaga namang ang lalaki ng isda. Hindi ko alam kung mga tilapia ito kasi may mga iba't ibang mga colors, may mga koi din. So ang ganda guys, diba? O ingat lang kasi baka mapasarap ang hakbang, laglag na. So mag-ingat-ingat din, pero sobrang ganda kasi ang daming mga isda. Akyat pa rin tayo dito sa isang area. Saan, di ba? Ang lawak-lawak nito. Ilang hektarya siguro itong area na to. Kaya pwede nating lakbayin. Kung medyo naiinip-inip na, ayaw mo na lang magstay sa ilang o sa iisang area, pwedeng-pwede kang gumala ng gumala. So, may hahanapin tayo yan. Accommodation din nila. Pwede silang mag-night swimming, mag-overnight, which is very good, lalo na kapag malayo yung pinagmulan nyo, diba? So, eto na guys, medyo tagong area, pero ang tawag nila dito ay Japanese Garden. That's right, diba? Napakadami nilang mga hidden areas na magandang tuklasin. Kapag nga sabihin ko sa inyo, napakalaki ng area talaga namang. At ang good thing with Lukban is kahit napakainit na sa mga surrounded areas, mga kung ano-ano mga probinsya, alam nyo guys, sa Lukban, malamig pa rin. That's right. Kasi mataas na tong area na to, nasa may part na ng bundok, at napaka-conducive dun sa mga naghahanap ng maaliwalas na panahon na sobra nang nababanas. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung kanilang falls dito. Diba? Oh, may paganang effect. Alam nyo guys, sa personal, ang ganda niyan. Hindi ko lang talagang ma-describe ng todo-todo kasi iba pa rin yung nakikita nyo ng personal. So, ang lamig ng tubig dito. Parang tubig na nanggaling sa ref. Believe me guys, ito ay pinuntahan ko sa panahon na napaka-init. Pero guys, giginawin ka. Kaya napaka-refreshing. At the same time, is sobrang eco-friendly, nature-friendly. Ang ganda ng paligid. Puro green ang makikita mo. Diba? So, nasa around 250 ang entrance dito, if I'm not mistaken. Depende kasi during that time, ayun yung aming entrance. Pero, maaaring mag-vary yan from time to time. Pwede na rin kayong mag-inquire. Ang alam ko, meron silang Facebook page na pwede nyong tingnan kung paano at magkano nyo ma-avail yung area na to. Kung ang gusto nyo naman is function hall na napakalaking, alam nyo yan, reception area na yan, pwede nyong pagdausa ng mga debut, mga conference, why not try this area? So, di ba? Napakagandang pasyalan ito. So, yan, for rent yan, nandiyan naman yung mga, kung magkano yung payment na pwede nyong i-avail. So, I hope you like this vlog, and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Loves with Life. Thank you and God bless!